What's up mga tol? Andito naman yung new utol na hindi tol. Dahil ako lamang ay 5'3". Now, ito pala yung aking panganay. Ang aking poging panganay na bungal. At ang aking bunso na poging-pogi na mana sa akin. Pero mas pogi pa rin ako. Akala mo pala. Ayun nga, so nag-video ako for tonight. Actually, yung iba din, nagkasalita pa si Daddy, huwag ka muna maingay, bad yun, diba? So yun nga po, gawa ako ng video na nagluto ako ng ramen. So parang, yung idea ko kasi, parang gusto ko na, parang matagal na kasi ako nag-crave sa ramen. Na nakikita ko sa mga restaurant, parang naisip ko, sarap ba yun? Ganun-ganun, kasi maraming mga toppings. So, gumawa ko ng sarili kong recipe. So, nagluto ako kanina, nilagyan ko ng mga toppings na lobster balls, tapos meron siyang crab stick, tapos meron siyang tatlong perasong shrimp. Ang mahal, sobrang mahal ang tatlong perasong shrimp. Ano siya, 53 pesos. Tapos, meron siyang isang perasong squid na medium size. Ang halaga niya is 75 pesos. Ang peraso, 75. Ganun ba yun? Kasi may virus lang eh, nagmahal na. Well, yun nga. So, gumawa ako ng ramen. Ay, meron pala yung, kasi meron pa siyang ano, magkasama pa siya. Quail egg, yan. Kasi hindi naman mawala lagi yan sa noodles eh. Laging mayroong quail egg yung yung mga noodles or ramen. Hello! Say hi! So yun, so papakita ko sa inyo kung paano magluto ng Jin Ramen Special na nilagay natin ng iba't ibang klaseng tapos. So yun po. So okay, so start na po. Ito yung quail egg, crab stick, lobster flavored ball, shrimp, at saka squid. So, gagawin ko ngayon is yung Jin Ramen Special. Kaya, niluto ko niluto yung lobster ball, squid, at saka yung shrimp. Kasi dapat silang maluto muna bago. At saka yung flavor nila lumabas. Bago natin ilagay yung noodles, para pag ilagay natin yung noodles, ma-absorb ng noodles yung flavor ng mga ingredients. So, ihuli ko itong crab stick kasi matali siyang malusaw. Huwag mo sobrahan ang luto, kaya dapat. Pag luto na yung noodles, saka mo lang siya ilalagay. So, luto na yung noodles, kaya nilagay ko na yung crab stick. Hindi ko na pinakita na nilagay ko. Basta kahit pag ganyan na itsura, pag luto na yung noodles, pwede nyo na ilagay ng crab stick. Maluluto na yan. Siya kasi yung pinakamabilis maluto sa lahat. Kailangan hindi siya pwede ma-overgo kasi nag-deform siya. Anong gano'n, nagbubutay-gutay yung itsura niya. A few moments later. So, ayun nga po, thank you so much for watching. So, sana may natutulong kayo sa ginawa kong video. Sana na-inspire kayo na pwede pala tayong makakain ng ramen na pwede natin ma-share. Hindi lang tayo makakatim ng ganong kasarap na ramen. So, instead na nasuluhin natin yung dimandaan na yun, yun nga, mag-share tayo. Mag-share tayo sa pamilya natin para hindi lang tayo makakain ng ganon. So yun lang po. So marami pong salamat. So kung nagustuhan niyo yung video ko, pwede niyo i-click yung subscribe para mas ma-update pa kayo sa mga next video ko. And then, pwede niyo yung i-like. Or kung gusto niyo mag mani-isip kayo na ipagawa sa akin, so i-comment niyo lang po sa akin. So yun nga po.
So, marami pong salamat. So, bye-bye! Love, flying kisses! Bye-bye na, kuya! Bye-bye, kuya! Bye-bye, kuya! Bye-bye, kuya! Bye-bye! Bye-bye! Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.